And the contract signing is, oh my goodness, it's amazing. And I like their services. They prioritized me and all that. Kaya ang saya ko naman. And kudos talaga to Eastwest Bank. Oh, so hi everyone, Criselle Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, today, ang video natin is all about additional good news doon sa aking Eastwest personal loan na na-approved. And as what I've said and as what I've shared before na with all the joy in my heart, ang saya ko nga kasi na-approve yung aking personal loan amounting to 92,000 pesos. And the contract signing is, oh my goodness, it's amazing. And I like their services. They prioritized me and all that. Kaya ang saya ko naman. And kudos talaga to Eastwest Bank. Okay, so I would like to share this with you. Wala naman akong mga footages na shoot or na take during the contract signing kasi syempre nahihiya naman ako sa bangko na parang ako lang yung pabida doon, so hindi na ako nakapag kahit humingi man lang ako ng permission na mag-selfie or siguro to ask one of the security guards or the staff na mag-take a photo on me and the activity that I'm doing. At pwede ko naman sigurong sabihin sa kanila that they will be promoted in my YouTube channel. As I mentioned, yung pangalan ng bangko and yung personal loan na na-approve sa akin. Pero hindi ko na nga ginawa kasi nahihiyan ako. Alam mo yung parang, alam mo naman na nagbablog ka, alam mo naman na nagbivideo ka. Pero pagdating doon sa lugar na maraming tao, mayroon pa rin sense of consciousness. And alam mo yon, parang nahihiya ka pa din. And kahit nakamask ako, parang nahihiya pa rin ako. Kaya hindi na nga ako wala na, walang nangyari. But anyway, I'd like to tell every one of you that the contract signing that I had last Tuesday was very, very successful. And I love the way they treated me, as what I've said a while ago. Doon sa mismong bangko, doon ako nag-open ng checking account kasi wala talaga akong checking account. I never had one even in the past kasi saan ko naman gagamitin? I'm not a businesswoman. Enough na sa akin yung debit card at yung credit card. But since kailangan talaga ang checking account, remember that, kapag na-approve ka sa personal loan, pwede namang checking account sa ibang bangko. But since it's my first time to open a checking account, so doon na lang ako sa Eastwest. Total, sila naman yung nag-approve ng personal loan ko. Kaya ngayon, meron na akong cheque. This is it. This is it, pansit. This is my checking account from Eastwest Bank. And yan, diba? Baliktad yata. Okay, so this is it. Nahulog tuloy. Hindi ko na ipapakita ha kasi nandito yung account number. So, yan. Nakikita naman natin Eastwest Bank. At least ngayon, nakapag-contract signing na ako. It means to say that once you have done the contract signing, you are governed with all the terms and conditions na kailangan mong i-take note at kailangan mong ipa, hindi lang sa isip, kundi sa puso talaga, na kailangan talagang ikaw maging responsible with the monthly amortization na nakasaad doon sa kontrata na kailangan mong bayaran, kailangan talagang babayaran mo siya. So, ang nangyari during the contract signing is, yun na nga, pinapirma ako ng maraming mga papel-papel na hindi ko na matandaan. But those are all the pages of the contract that I signed with Eastwest Bank. And after I deposited the 5,000 initial deposit for the checking account, binigyan na ako ng cheque, yan. And then, I left 36 checks to them kasi nga, that is equivalent to the 36 months na term ng aking loan. So, iniwan ko sa kanila yung 36 months at ang gagawin ko na lang every month is that popondohan yung checking account para hindi
Tumalbog ang cheque. Importante yan. Okay, so mas madali na lang ngayon because as I remember during the past, talagang mano-mano. Yung pupunta ka sa bangko, magde-deposit ka ng cheque. Pero today, you can do everything online. So, pwede ka na mag-transfer ng fund from your original savings account to your checking account sa Eastwest Bank para mapondohan mo yung checking account mo at para hindi tumalbog yung cheque mo. O, diba yun? So, I have done everything in half day. So, nagawa ko lahat. And after the contract signing, hindi kaagad na release yung loan amount. So I had to wait for 3 days. Kaya nung that was Friday, 11, February 11. So nung Friday, dinaposit na nga yung loan amount sa aking checking account. And from my checking account, transfer ko naman siya sa ibang savings account ko, sa ibang bangko. So, by then, pwede mo siyang i-withdraw. After I had done the transfer from East to West to my other savings account, ayun, gagamitin ko na siya doon sa talagang paggagamitan ng pera. Na, as what I've said a while ago, hindi lang basta-basta. Hindi ka maglo-loan para lang mabili mo yung mga gusto mo. It's not for luho, no? I applied for a personal loan for something very important. Hindi for luho or to buy expensive bags, shoes, and watches and jewelries. It is really intended for a very important matter na hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Yon. And thank you so much, Eastwest Bank. At uulitin ko na kapag gusto nyong mag-apply for a personal loan, if you remember na iniwan ko yung pangalan ng ating agent, yung agent na nag-assist sa akin, so you might as well contact her and then magpakilala, i-text nyo muna siya, magpakilala kayo, sabihin nyo yung pangalan nyo, kung tiga saan kayo, and then tell her your interest to apply for a personal loan. Yun, and then kapag maganda yung communication, flow ng communication ninyo, she will assist you to do the application at siya na rin yung magpo-process para makarating sa bangko yung application ninyo. As the days go on, then tatawag na lang siya sa'yo para ibalita na na-approve ka or hindi ka na-approve. Kaya sa mga interesado to apply for a personal loan, so i-contact nyo si Miss Lori Ortega. Sige, uulitin kong ilagay dito yung kanyang name and then contact number para ma-text nyo siya at masabi ninyo yung interest ninyo to also apply for a personal loan. So, yung start ng aking payment will be on March 11. So, I will be paying 4,110 pesos for the monthly amortization of my personal loan and I will be paying that in 36 months. So, hopefully, makakaraos tayo. And I believe that God is going to sustain yung needs natin. And eto naman is, you know what, you apply for a personal loan if you really need to. Kapag meron ka namang available na amount or cash to sustain yung kailangan mo, eh, huwag ka nang mag-apply ng personal loan. Kasi malaki pa din yung interest. Kahit sasabihin natin 1 point something or 2 point something, there's still an added interest to your personal loan. And additional burden on our part, parang additional luggage na kailangan nating buhatin na kahit mabigat kung minsan, kailangan mong buhatin para maitawid mo. Kaya, kung hindi mo talaga kailangan, kung hindi talaga emergency, kung hindi talaga importante, so huwag ka nang mag-apply ng personal loan. Pero kapag talagang kailangan mo at kaya mo namang bayaran yung interest, then go. Diba? Wala naman talagang pumipigil sa atin. So, thank you so much once again sa lahat ng mga nag-subscribe lately and for those who chatted me also sa aking Facebook account. Thank you so much dun sa mga nag-appreciate, alam mo yon, nagpaparamdam ng trust and confidence
sa craft ko, maraming salamat. I owe you one. And I'll do my best to always respond to your queries whenever I have time. Ngayon, kapag halimbawang hindi ko man kayo nasagot, as what I always say, baka busy lang po ako. But then, kung hindi ko kayo nasagot, ulitin nyo lang mag-chat or ulitin nyo lang mag-comment. And I'm sure that I will be there to respond to you. So, thank you so much. And I'll keep posting or I'll keep uploading videos that I believe makakatulong sa inyo. And I was planning actually kanina, no, to do a live, pero nagbago yung isip ko. So siguro maybe next time magla-live tayo para real time masagot ko yung iyong mga queries tungkol sa mga credit card issues. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Have a happy weekend. Enjoy everything that you have. Enjoy your family and then enjoy life. Okay, so maraming salamat once again. And always remember na kahit ano pa yung mga trials and challenges na dumadating sa buhay natin, still, life is beautiful because God is so good.